Sige, di ba? So, actually, naiinka din ako sa mga sagot niyo, no? So, of course, it's very clear kung bakit ba kailangan magpatuloy, kung bakit ba kailangan gawin si Yustan. Okay, so, now, I just want to review, ano, na ang kailangan lang nating pagtunan ng pansin talaga is how to grow our strength. Okay? Kasi, binigay na niyo sana yung sistema. The system is in place. Gusto ko lang to ma-review ulit. Okay? So there are two types of income. Number one is the active income. Yan. So yung may green at saka may blue. This is the active income. And I don't believe you are familiar with this. 80% or 90% of the population, talagang ito yung ginagawa. Okay? Dito sila nahasa. So, example dito is yung mga self-employed, yung mga mayroong business o maliliit na negosyo like sari-sari store, at the same time yung mga empleyado. So, titingnan mo, magbibigay ka ng 8 hours. Yan. You will give 8 hours for the income. Bigay ka ng 8 oras, meron kang income. Okay? If you will not work, walang income. That's why ang tawag to is hanap buhay. Okay? So kung gusto mong mas malaki yung income mo, so kailangan mong magdagdag ng oras. So overtime ang tawag doon. Yan. So ang nangyayari dito, trading of time and effort. Benta ng oras at saka skills at saka yung galing mo sa pagtatrabaho. Okay? Yan. Trading of time and effort, this is good. Hanap buhay. Pero pag nag-uusapan natin yung financial stability, nag-uusapan natin yung future, di ba, pangarap, or ano pa ba yung gusto natin na maabot sa buhay, medyo meron tayong pandito. May kunting problema. Okay, basic needs, pwede. But when we talk about dreams, medyo alanganin siya. Why? Kasi we only have 24 hours to trade. Okay, 24 hours. Tapos itutulog pa natin yan. So, nasa 8 hours to 12 hours lang yung kaya nating i-trade or ibenta sa mga kung saan man tayo ngayon nag-work. Okay? So, this is good. In fact, pwede nandito pa rin ito habang ginagawa nyo yung negosyo. The good thing is, in place na yung tinatawag natin na sistema. Yan. In place na po. Hindi mo na kailangan gumawa ng korporasyon. Di ba? Hindi na kailangan gumawa ng korporasyon kasi if you want business, merong tatlong klase na pwede mong pasukan. Number one, ito yung tinatawag na build acquisition. Yan. So I do believe merong familiar tayo dito or alam natin to. Example, SM. Corporation. Sa corporation, wala pang sistema. Trial and error. Okay? Magta-trial and error tayo ng sistema. Kagaya ng ginawa ni Henry C. So, way back how many years? Maybe 50 years or ilang years, nag-trial and error siya. Okay? Now, pwede rin tayo mag-franchise. Yan. Pwede tayo mag-franchise. Pag mag-franchise tayo, you don't build a system. Hindi ka na magbibuild ng sistema. Ang gagawin mo sa franchise, you will buy a system. Pero dapat proven system like system ng Jollibee. Pero regardless, no, na proven yung system ng Jollibee, may mga store pa rin na nag-close. Okay? Now, puntahan natin si Yusana. Si Yusana, you don't need to build a system just like corporation. You don't need to buy the system just franchise. Ang kailangan mo lang dito is join doon sa system. Now, ano ba yung system na sinasabi ko? Yun yung leverage system, which is in place na siya. Okay? So, you don't think about the system already or anymore kasi andyan na. Now, ito yung income mo, ito yung time at saka effort mo. Yan. Your income, then your time and effort.
kagaya sa nangyayari ngayon sa ating USANA na career, medyo mahirap din talaga. Grabe yung time at saka effort na ibinibigay natin. Kanino? Hindi kayo sana actually. Okay? Yung effort at saka time, ini-invest natin for our personal development. Ito yung maganda sa USANA, guys. Yung effort mo, hindi nasasayang kasi yung focus mo is your personal growth. Okay? Kasi, pag alam mo na mag-retail, alam mo na mag-recruit, alam mo na mag-train, ibig sabihin, lumiliit na yung time at saka effort mo kasi nagiging expert ka na. So kung ngayon, medyo nafe-feel pa natin yung struggle when it comes sa mga challenges sa business like recruiting, training, mga ganun, that's normal because hindi pa tayo nahasa, hindi pa tayo expert. Okay? So, as time goes by, you keep on growing yourself. Attend ng training, okay, para mahasa yung skills. Mag-i-invite despite the fact na maraming mag-reject, pero invite pa din because learning is in the doing. Okay? Despite with that, makikita mo na lang. Okay? Liliit yung time at saka effort mo, lalaki yung income mo. In mangyayari talaga yan. Ang dami na dito sa USANA. Okay? Mentor Daisy Balaguer, isa yan sa mga pioneer dito sa USANA. But, kung titingnan mo, before USANA, ang dami niyang experience sa labas. Traditional business, at the same time, mga kumpanya nga network marketing na nag-close. But, nagamit niya yung experience na yun dito sa USANA. So, after 5 years, he became a million dollar club member. So right now, they are earning 1 million pesos average per month. So nandito na sila. Kahit walang effort na ibibigay, ikita pa din ng malaki. Bakit possible? Because they grow. Nagkaroon sila ng experience. Okay? Experience, building the business, nagle-learn sila, gumagaling sila, may naniniwala sa kanila, magiging consistent sila, and then may naniniwala wala sa kanila na mga kakilala. So, lumaki yung organization to the point na yung sistema talaga ni USANA nag-work na. Okay? So, bakit ko dinidiscuss to? To support, okay? Para may support doon sa ating gustong mangyari when it comes doon sa finances. Kagaya kay Jeff, to help his parents, his family. So, first income is 30,000. So it's possible. Kasi nga may sistema. Ang kailangan na lang is to grow yourself. So focus on learning the necessary skills. Kay Ma'am Mirna naman, of course, finances pa din, 50,000 to 100,000, early retirement. Okay, that's a goal. Which is, hindi yan sana because of the system na nandito. Ang kailangan na lang talaga is aralin yung negosyo, gawin yung negosyo. And also kay Ma'am Mirian. Okay? Yung mga pinapangarap sa buhay, di ba? So, it takes time, but pwede natin bilisan yan. Depende doon sa gusto nyong speed. Okay? Either moderate or fast. But ang akin lang right now is nakikita nyo that it's possible because there's a system, okay, the leverage system. Again, hindi ka nagbibigay ng oras kayo sana. Nagbibigay ka ng oras sa sarili mo for your personal growth. Okay? Pag sinabi kong personal growth, I'm referring to your number one, knowledge. So para magkaroon ka ng knowledge, anong gawin mo? So research. Attend training para makipakinggan natin yung mga inputs from successful people. Okay? Because the more you know, the more na mas may in love ka sa ginagawa mo. Especially if you own the business. Okay? But if you don't own the business, wala kang ownership. The more you know, the more na parang nagiging rutinary, nagiging parang wala kang papuntahan. Okay, but if you own the business, if you own what is you are doing, of course, the more you know,
yung business mo, the more you will gonna love it. Okay? Focus ka sa personal development, knowledge. Number two, mindset. Saan makukuha yung mindset na yan? Again, trainings and coaching, mentoring, just like what we are doing right now. That's why, wag kang masayangan sa oras na ibinibigay mo because again, you are doing it for yourself. Okay? And the skills. Skills can be learned. Okay? So, again, training at the same time by doing it. Okay? Skills. So, you grow yourself every day to have more knowledge, right mindset, and skills. Ayan, dyan po tayo nakafocus actually. Well, hindi na natin inapakailaman yung sistema ni USANA, yung process ni USANA. May mga scientists na tayo. Okay, may research and development team tayo for that. Ayan. So, ngayon, since alam na natin yan, there's a chance. Okay, may chance tayo na makuha yung gusto natin. But, as a reminder guys, passive people do not create passive income. And I'm proud of you guys because despite sa nangyayari dyan sa NCR, hindi kayo nagiging passive. I do believe may mga thinking na nakapagod na. That's normal. Ang importante, you're still doing it. Okay? Despite of the limitations na meron tayo dyan. So, the business system works when the business owner goes to work. Yan. So, that's very important. So, importanteng alam natin na mayroong leverage system niyo sana, but in this moment of time, especially nagsisimula tayo, kailangan natin siyang trabahuin. Okay? Kailangan natin siyang pagbayaran muna. Sabi ko nga, there's no such thing as something for nothing. We want early retirement. We want this type of income. Let's work it out. Anong i-work out natin? Sarili natin hanggang maging leader din tayo. Okay? So ito na. Ano ba yung objective ko? Always, lagi kong sinasabi, may vision na magkaroon talaga ng sufficiency. Okay, magiging self-sufficient, magiging leader kayo dyan. Okay, you are the first, of course, kayo yung parang founding leader ng NCR sa team natin. Okay, so my goal, bawat isa sa inyo, yung mission ko ay maging mentor kayo. Okay, maging independent of me. Ibig sabihin, kahit hindi ako nagpapaluap na kailangan ka mag-invite, kailangan ka mag-present, yung ginagawa mo pa din siya. My goal is for you to become self-motivated. Why? Lahat ng kumikita ng malaki sa iyo sana, mga self-motivated yan. Okay? Mga independent yan. Ibig sabihin, they can present. Okay? They can train. Yan. So that's my goal. But you have to understand na merong tatlong stages to freedom. Dito sa context ng USANA, okay, context ng USANA in other businesses, this is applicable. But i-focus natin sa USANA. Three stages to freedom. We have the stage one. Okay, stage one. Ano ba yon? The learning stage or the building stage. Yan. Learning stage or building stage. Magbi-build tayo. So, of course, mas magandang mabuild na sana natin in 2 years time, di ba? In 1 year time, kung pwede, nabuild na sana or 3 years time. But we have different pacing. So, dapat maging pasinsyoso tayo dito. But if we can do it in a very short period of time, mas maganda para hindi natin ramdam yung sakit ng mga failures and mistakes along the way. Okay? So, sa building stage,
Ito yung focus natin. Ito yung ilalagay natin. Number one, which is ginagawa na ng bawat isa, repay. Okay? Dapat nag-retail tayo. So, again, hindi kailangan malaki yung markup mo. 100 pesos, 200 pesos is good. Okay na yon. Kasi hindi naman talaga yun yung pinaka-goal natin in the future. Ang goal natin magkaroon ng team. Okay? Of course, sa stage 1, ang ginagawa natin is nagre-recruit. Ngayon, ba't ka kailangan mag-recruit? That's how the business works. Kailangan ka mag-leverage. Okay? Dapat meron kang team. Kagaya dyan sa Dol. Diba? From the highest rank, meron siyang team. Meron siyang, pag nag-meeting siya, hindi naman lahat mini-meeting niya, diba? Mini-meeting niya lang yung kanyang inner circle o yung kanyang, masasabi niyang team. Maybe yung kanyang VP, mga ganon, diba? So, you have to recruit para magkaroon tayo o magkaroon ka ng team. Meron kang ililid na team. Okay? Magkakaroon, isusort mo yan hanggang makarating doon sa, sabi na natin, meron kang mga 5, di ba, na mga same mindset with you na magsasama-sama talaga para makuha yung pinapangarap sa buhay. So we recruit, of course, to build a team. And, of course, to inspire. Gaya ng sinabi kanina ni Jeff, to inspire. Okay? To become an inspiration. And you know what? Dito sa USANA, yung word na help or tulong, talagang nangyayari yan. Because, sabi nga ni Zig Ziglar, if you help enough people get what they want, you will get what you want. Okay? So kung wala akong tutulungan sa iyo sana, hindi makukuha yung pangarap ko sa buhay. So I have to push myself to help more. Kagaya din sa inyo. Ganun din yon. Okay, so we have to recruit to create a team. And of course, pag meron ka ng team, you have to build relationship, relate, or mag-nurture ka. So yan yung top 3 na ginagawa natin during building stage. So far, nasa building stage pa tayo, in CR, nasa building stage pa tayo. Okay? And you have to understand na yung income, ng income dito sa building stage or learning stage ay hindi leverage or hindi passive. Okay, ang income dito is yung active income na diniscuss natin kanina. Ito. Ayan. Bakit binibuild pa natin? Wala pa tayong mga leaders. So, active income, pag walang mabenta, walang income. And sometimes marami ha sa nag-iusana, napuprustrate sila. Kasi they know na mayroong leverage system sa iusana, but they are not earning yung dinidesign nila na earning. Okay? Kasi ayaw naman din nilang gawin yung building stage. So, active income muna. Pag wala kang ma-recruit, so of course, wala kang kasamang magbinta ng products, wala ka ding income. Kung wala ka na-recruit, wala ka ding i-relate o in-nurture. Now, kapag ginawa natin to consistently, ito, naniniwala ako. Naniniwala ako sa salitang consistent. Kasi pag consistent mong ginagawa, no matter what, makakarating ka talaga doon sa gusto mo na resulta. Kasi wala lang talagang puntahan. Okay, walang choice yung mga obstacles. But to give way. Kasi you are consistent enough. Okay? Pag naging consistent tayo, for sure, makikita lang natin in 3 years time or less than, depende doon sa effort natin. Makakarating tayo sa stage 2. And I'm excited na makakarating tayo sa stage 2. Ano yan? Yung magiging leader ka na. Meron ka ng team. Okay? Magiging team leader ka na. You don't stop retailing. Andyan pa rin yun. You don't stop recruiting. Andyan pa rin yun. You don't stop nurturing. In fact, mas nag-nurture ka na dito. Madagdagan lang yung trabaho natin during sa team leader stage. Ito. Dapat alam mo na mag-training. Okay? Alam mo na mag-equip ng mga potentials mo. Okay? Yung mga tao na potential na magiging kasama mo. Okay? So, ang income dito sa team leader, ako, nasa team leader pa ako.
Yan. So, nababagot na ako sometimes. Napoprostrate na rin kasi team leader pa lang hanggang ngayon. So, yung income type ng team leader, active. Ramdam mo pa konti yung active income. And of course, meron ka na ding leverage. Okay? Because you are leading a team. Ang goal mo as a team leader, maging team leader din yung mga builders mo. Diba? Yan yung goal. Para maka-akyat ka doon sa tinatawag natin na stage 3. So, of course, this is not the ultimate goal. Ang sinasabi ko lang, if you want passive income in the future, dapat marating natin yung stage 3. Ito, iniisip ko kanina, what if I have 200,000 passive income? Let's say, business center 1 lang yung kumikita sa akin ng 200,000 naman. Diba, ang dami ko nang pwedeng gawin doon. Yung hindi mo na iniisip yung pera. Diba? Pag nakarating ka sa status na ganun, yun na yung sinatawag natin na business mentor. Madami-dami na din dito sa Davao. Yan, especially dyan sa Maynila. Madami-dami na yung mga nakarating sa business mentor. Okay? Bakit? Ang income type dyan, leverage and passive. Still, nag-retail pa din sila, nag-recruit pa din sila to build new line, to help more. Okay? But, hindi nila ramdam doon yung income. Ang income nila is, kasi na-build na, yung sistema, nag-work na. Leverage income and passive income. Gusto ko sana mag-sample, magbigay ng mga sino-sino makumikita ng ganyan, basta marami na. Okay? Pilipinas pala, especially worldwide. So, madagdagan yung trabaho mo sa stage 3, replication or duplication. It's more on developing leaders. But in the meantime, yung stage 1 muna ang atupagin natin. We have to recruit more, and then kung may makuha tayo, we have to nurture them. Okay, so nagiging klaro ba yung journey natin dito, guys? So far? Yes, sir. Yes, sir. Yes, po. Ayan. Sige. Now, sabi ko kanina, my dream or my vision, my mission is to help you become strong, is to help you become independent. Okay? But hindi ako mawawala, guys. Hindi ako mawawala. Magsiserve ako as your coach, as your consultant, as your mentor. Okay? So sa tingin nyo lang, I'm not asking for tawag nito, fixed na sagot. Sa tingin niyo kaya wag muna doon sa mentor, okay, na pag-iingit yan sa building. From now on, ilang months kaya na parang makakatayo kayo sa inyong sariling paa? Parang yung you can present. Let's say, may mga presentations na pwede nyo nang gawin. Either Zoom, ganun. Okay? Or, let's say, for example, hindi ako available. And then, kaya nyo nang gawin. Mga ilang months kaya from now on, sa tingin nyo? Sino ba leader natin dito? Leader upline. Tamaan. Ah, sige. Si Jeff kaya, na masasabi natin, Jeff, na medyo alam mo na mag-present. Medyo alam. Hindi talaga na very independent na. Okay? I can still present. Gusto ko kasi, sir, kapag naka 6 months na ako, kaya ko na po yun yung sinasabi ko sa inyo na mag-present. Kasi ayoko din naman mag-relay forever or nang matagal sa inyo kasi medyo nahiya din po. Lalo na once na nare-recheck ako. Pero yun po, to be specific, target ko kapag naka 6 months ako, kaya ko na mag-present in my own. And to be a leader, yung ano, sir, siguro at the end of this year, parang looking forward na maging ano na din, na makabuo na din ako ng team ko. Kasi medyo may mga prospect na din ako yung mga kaibigan kong business-minded na din kasi gawa ng pandemic. So gusto ko din i-share sa kanilang great opportunity na yun nga, yung sisipag nila na mag-pay off. Yun po. Okay.
Okay, it comes doon sa little being independent, like how to present, ganun, so 6 months. Okay, so by the way, tomorrow, 8 p.m., if you are available, Ma'am Maan and Ma'am Amirna, so merong konting talk, para siyang workshop, mag-share si Jeff ng kanyang story. Okay? Yan. Baka okay, nakalimutan mo, Jeff, no? Friday tomorrow, Jeff, plus 8 ko. Yung short version of your story. Okay? Ayan, so, para at least makastart na tayo. And I know, naputol kay Ma'am Mirian, na supposed to be, talagang inaaral na din yung paano mag-present. Pero hindi kita ipipressure, Ma'am Mirian and Ma'am Mirna, kasi sa tingin ko, parang kabagis kayo masyado. I don't know kung natindahan niyo ni Ma'am Mirna. So, but, my desire, after 1 month maybe, you can do it na, na you can present without me. But again, anytime na sa tingin nyo hindi nyo pa kaya or gusto nyo pa talaga na ako mag-present, no problem. Kahit na magaling na kayo, sabi na natin, group director na din kayo, tapos gusto nyo ako pa rin mag-present, gagawin ko pa din yan. Okay? Just like kay Victor Jack, di ba? Nag-present pa din siya sa kanyang team. Hindi mawawala yan. Ang akin lang na you can stand para laki yung income. Okay? Kasi hindi mangyayari yon pag hindi kayo mag-stand. Okay? Sige. Ayan. So, ito naman, review ulit. The success formula. This is based on observation, no? Ni Eric Worre. Eric Worre is one of the trainer talaga sa network marketing. So, na-observe niya, basta consistent yung isang distributor. Ibig sabihin, hindi madrama. Consistently learning, consistently doing the business. Okay? Kung nagkamali, sige lang. Tayo ulit. Basta consistent ka, ito yung magiging success formula. The 1-3-5-7. Ano yon? It will take 1 year to become competent and profitable in mastering the basic skills of USANA, such as inviting, follow-up, and duplication. So 9 months na si Mamaan, ang daming distraction, ang daming nangyari, but alam niyo yung retailing, alam niyo na yung mga technicalities, alam niyo na kahit. For another 6 months, nagagawin niya to, or another 1 year for sure, mamamaster niya talaga yung basic. And feed niya ng ituro. Okay? Based on observation, 1 year or more than 1 year, talagang malalaman mo ano yung mga basic skills talaga dito sa USANA. It will take 3 years. Yung word natin is consistent. It will take 3 years of consistent effort to go from part-time to full-time in your USANA business. I'm not saying na part-time and full-time na mag-resign ka na, hindi. What I mean is more on income. From part-time income, lalaki yan to full-time income. Siguro na doble mo na o na triple mo na yung income mo. 3 years yan. Okay? 3 years. Based on observation, basta again, consistent ka. Okay? And it will take 5 years of consistent effort to become a serious income earner. Maybe dito 500,000 per month. 5 years. Yan. So marami na din nangyayari dito sa USANA. In 5 years time, we are very consistent. We are earning 300 to 500,000 a month. And if you want best of the best, like mentor Ranel Blanco, yung top 1 income earner ng USANA Philippines right now, for more than 1 year na, it will take 7 years of consistent effort to become a world-class USANA network marketer or business owner. Okay? Best of the best. So yan yung success formula natin. At least, alam mo na kapag consistent ka, there's a possibility na pagdating ng 5 years, may income ka talaga. So if you're gonna ask me right now, bakit, sir, hindi ka pa best of the best? Hindi ka pa kumikita ng 1 million per month? Keyword, consistency. Madrama ako for the last 7 years. Okay?
madrama ako for the last 7 years of doing yung sana business. But I'm very loyal. Kaya kumikita, hindi man kalakihan kagaya ng kinikita nila na 1 million or 500,000. But that's my story to tell. Okay? So, of course, there's a regret with that. Diba? What if naging consistent ako? What if? That's why I'm sharing this to you. Be consistent. Do not depend on feeling when it comes sa pag-build ng negosyo. Just like sa trabaho. Pagod ka na, ayaw mo na, sana, pero nandun ka pa din. Because hindi ka nagdidepende sa feeling mo na ayaw mo na. So, ganun din sa pag-build natin ng yung sana business natin. Okay? Ayan. So, ito, ibahin ko yung tanong. Ayan, para hindi masyado pressured. Hindi na best of the best muna. Okay? How long would you like to take it to be? Sabi na lang natin na parang sa case nila Mamiran is meron na kayong lakas na loob na mag-early retirement. How long will it take? Pero ayaw ko ma-pressure kayo tonight. So, basta sinasabi ko lang, your success nakadepende talaga sa inyo because success is a law. Okay? Yung success talaga, anyone can become successful. Anyone can become successful when it comes sa finances. Okay? But there are successful when it comes sa finances na hindi sila happy because nakalimutan si God. But for us, okay, we can become successful at the same time happy because success is predictable. Okay? So since it's a law, for example, if you want to become successful, you have to work hard. You have to become disciplined. So pag sinunod mo yung pagiging work hard, pagiging disciplined, for sure, yung resulta mo, success. Ayan. So I don't want you to be pressured tonight. Pero tanungin ko lang kung in building this business, ano ba yung gusto nyo? Masyado bang mabilis? Masyado bang mabilis? Fast? Or medyo moderate lang? Or slow? Ano yung gusto nyo? Ito sabihin ko I don't want you to choose. Pinapipili ko kayo, pero kung pwede, huwag yung piliin yung slow. Why? Nasubukan ko yan. Masyadong masakit. Ramdam mo lahat. Ramdam mo ang rejection. Ramdam mo ang attrition. Kasi nakikita mo. Kasi masyadong mabagal. Pero kung medyo moderate ka, hindi mo makikita yan. Hindi mo mapapansin na may attrition pala. Lalo na pag mabilis ka. Okay? So guys, dalawa lang option natin. Tanggalin ko yung slow kasi masakit yan. Yung slow na type of doing business. And hindi na siya applicable sa ngayon because of the information era natin. Noon, maybe, industrial age, pwede yung slow and steady. But for now, ang bilis ng panahon. So, dalawa lang pagpilian natin, fast or moderate. Saan? Saan yung gusto? Fast or moderate? Siyempre ako sa moderate. Moderate, okay. How about si Jeff? Drink moderately. Moderate din si Ma'am Mirna. Okay. How about si Jeff? Fast or moderate? Siguro sir, kung hanggat kayang fast, kakayanin. Kasi naalala ko yung sinabi niya na habang mas bata, mas magandang i-push pa natin yung sarili natin. Kasi kapag nagka-edit na, medyo limited na din yung oras, medyo limited na din yung effort gawa nung nga, medyo may edad na. Pero hanggat kayang faster, pupukunin yung sarili ko para maging fast. Very promising si Jeff kasi bata pa yan. Yes, go Jeff! Nandito lang kami, Jeff. Ayan, so we're gonna support you guys. Moderate or fast, magsusupport tayo dyan. If ever kay Jeff, mapagod ka,
sa dala ng bilis, so magpahinga ka lang one day, di ba? Pahinga ka na isang araw, work na naman. Ganun lang yun. Okay, so thank you for your chosen answer. Ayan. Whatever answer, the support is there. Okay. So, ito, paano rin to sa inyo, Ma'am Mirna, Ma'am Ann, and Jeff? Kasi kayo na rin ang magganito in the future. Ang tawag natin dito is onboarding. Yan, itong klaseng training na to. Onboarding or getting started. So, ito para kay Jeff. Kasi medyo siya yung pinaka-bata pa dito sa iyo sana. What I mean is, kaka-join niya lang. So, this is your emotional journey. Okay? Emotional journey, your challenges and drama. So, napresentahan ka dati? Of course, skeptical, ang daming self-limiting belief like I cannot provide money, I cannot start because gaito, ganyan, ganyan, ganyan. So, nakadepende yung ating decision doon sa outside force or sa environment natin. Okay, so skeptical, doubtful, but of course, for some reason, you joined USANA. That's why you are here right now. May konting halong doubt pa rin. Of course, driven by excitement na pwede pala, especially nung nakatin ka ng training. Now, you start telling your friend. Friend, meron akong USANA friend, meron akong negosyo. And yung expectation mo that they are going to support you, ano nangyari? Your friends, ano nangyari? They turned you down. Okay? So yung emotion mo na super high sana, na excited, bumaba. Ito yung neutral. This is your neutral emotion. Okay? Dati naman sana, neutral yung emotion mo, di ba? Pero nandyan si Mama Ann, naging consistent sa pagpapalo up. So, dinala ka sa iyo sana. So, ngayon, yung emotion mo, parang heartbeat, up and down, di ba? So, ngayon, you attended trainings, you exposed yourself. That's how important training is. Kasi may mga input from successful people na akala natin mali, pero yung pala yung tama, based on principles. That's why it's very important to know. Okay? So, attend ka ng training, medyo umuki konti yung drama sa buhay, yung emotion mo, umakyat ulit. But, ano nangyari? Your loved ones are angry with you. So, napapasmile si Jeff. Siguro nakakalilit ito. So, so medyo yung one mo, yung tawag nito, yung relatives and all. So, naiisip mo na ngayon, I think I am wasting my time. Diba? So, yes. Medyo low na naman yung emotion. And then, attend ka naman ng training. Dala pa din ng consistent follow-up ng coaches mo or ng sponsor mo, sila Ma'am Mary Ann. Ang nangyari, because you keep on attending training, you got your first customer. Okay? Meron kang customer. Your mother. Okay, sige. So you got your first customer and congratulations with that. From mindset or emotion na parang hindi yata pang USANA itong self ko. From that emotion, because nakabenta ka sa mama mo, so parang naging ganito, I think USANA is for me. Okay, umuki na naman yung emotion mo. Opo. Now, nag-invite ka. Pag-invite mo, yung first guest mo is no-show. Sabi niya magkikita kayo or yung appointment niyo is 7 PM, tapos 9 PM pa lang wala. 9 PM na wala pa siya. So, no show. Of course, yung emotion again, napiktuhan. Nagiging drama na naman, di ba? Tapos, you keep on doing it because may mga na-training kang naatinan. At the same time, there's an sponsor. Okay, there's a sponsor na tumutulong sa'yo, nakikip pushing sa'yo. And then you got your first enrollment. Yan. So, ngayon wala pa, but in the future, you got first enrollment tapos PC. So, PC instead of distributor. At least meron ka ng PC, di ba? So, yan yung emotional journey natin. Any new in this type of business or any businesses, meron talagang emotional journey because most of the time, we are driven by emotion.
sometimes we are making a decision based sa emotion instead of logic. Okay? Now, okay, ibalik ko kayo doon sa mission ko kanina. Yung vision ko, yung objective ko. My mission is to help you become strong and independent of me. Okay? But if there were times that you feel discouraged, yan, nasa tingin mo, end of the world na, di ba? So end of your yasana career na because of the pain, hurt na nangyari sa'yo along the way of building this business, do not hesitate to discuss or talk to me and as your coach. Ganon din kay Ma'am Berna, kay Jeff, do not hesitate to talk or discuss kung ano man yung mga nasa puso or ano man yung mga iniinda kay Ma'am Mirian. Okay? In short, I want you to show up. That's the only way because success is 80% showing up. If you stop showing up sa mga trainings, if you stop showing up or makinig sa coach, sa mentor, for sure, mag-i-end na rin yung USANA career. Okay? So, if you want to become successful in any USANA man yan, trabaho man yan, or traditional business man yan, even you feel like you don't like to report, ayaw mo sana, still you have to show up because that's the only way. So para ma-measure natin on how to show up, number one, you have to immerse. Mag-immerse ka sa mga trainings. Okay? Marami dyan sa YouTube. May mga trainings tayong ibinibigay weekly. Okay? Immerse sa training. Aside from that, talk to your mentor always. Talk to your coach. Instead of, kinumusta ka? Oy, kumusta? Ayan. Let's say si Ma'am Mirian, kinumusta si Jeff? Oy, kumusta Jeff? Tapos, that time, medyo emotionally down ka kasi na-reject ka or meron nakipag-debate sa'yo about the beauty of the product. Instead of just wala ka lang reply, hindi ka mag-sinin mo lang, instead of doing that, mas kailangan mong makipag-usap. Okay? Para mabilis yung pag-grow mo dito sa USANA. So, immerse. And number two, you have to hold on. There's no other way. Wala akong maisip talaga. Entrepreneurial career, wala akong maisip na paraan para maging successful ka despite of the challenges na meron or obstacle. But to keep on showing up. Okay? And I know na alam nyo na lahat ng successful na mga businessman, kahit hindi yung sana, marami silang pinagdaanan. Okay? There's no such thing as something for nothing. So, of course, again, we have to show up. And let's stay connected. Sa teammates natin, especially kayo sa NCR, since mayroong USANA team, mayroong chat group, di ba? Stay connected. Kahit yung iba dyan, natutulog pa. Hindi pa nila naiintindihan yung USANA. Stay connected and help them na makausap ko din sila ng onboarding. At least, before they say, no, ayoko, meron silang pabaon. Di ba? Na merong chance. Merong chance. Okay? So, as we end, two slides na lang, meron tayong kunting assignment. Yan. Assignment. Patuloy natin gawin yung four daily non-negotiable tasks. Number one, we have to list name, keep on items doon sa listahan mo, and then connect. So paano ka magko-connect? Use form. Form method of connecting.
That's why ina-ask kita, di ba, Jeff, ano yung form nila? So, wag mo silang i-chat na, ano yung form mo? Wag ganun. So, during conversation, magtanong ka lang, o, kumusta? Kumusta si mama mo? Or, so far, saan ka na connected ngayon? You're talking about the occupation, di ba? And then, wag ganun. Basta hanggang malaman mo ano yung mensahe. Yung M is more on message or motivation. Let's say, nalaman mo na ang motivation niya or mensahe niya gusto ipating sa'yo, kailangan niya ng opportunity, kailangan niya ng additional income. So yan yung message niya, additional income. Okay? Number two, we approach or we invite. We don't quit you sana because we don't know how to invite. Hindi magandang reason yon, di ba? Na mag-quit ka ng yun sana kasi hindi mo alam mag-invite. We don't quit you sana because we don't know how to send. Because everything can be learned. So if you don't know how to invite, nothing training. Yes. Magpa-mentor. Okay? And there's no such thing as perfect na way of invitation. Mayroong script na pwede sa isa, hindi naman pwede sa isa. Pero ito, ang objective mo pag mag-invite ka, mag-yes lang siya sa appointment na mag-uusap kayo. Okay? Saka yung mindset mo is tutulungan yung tao at the same time para makalaman niya lang na may negosyo ka. Ganun lang yung mindset. Parang, let's say, meron kang restaurant, mag-open ka ng restaurant, di ba mag-invite ka para malaman nila na meron kang restaurant. Parang ganun. Para wala masyadong pangit na posture. Okay? So yan yung mindset, help and for no, for them to know that you have a business. So, tayo na bahala. Yung mentor mo na ang bahala during sa presentation. And number three, retail. Yan. So, I know it's hard. Lalong-lalo na ngayon kasi lockdown, quarantine. I know it's hard. But you don't quit retailing because it's hard. Dapat yung mind natin is kung mahirap siya, ano yung strategy? Anong gawin natin para magawa pa rin natin? That's how leaders think. Okay? So, retail. And of course, keep attending training. Kay Ma'am Mary Ann, so since under recovery, one training or two trainings a week, either replay, is hindi kailangan mag hanggang gabi ka. Okay? Pwedeng mag-replay ka lang, ganun, sa YouTube or sa mga recorded. So, ito yung mga trainings natin. Diba, HNF, Health and Freedom, ito yung presentation ng product at saka marketing para sa mga guests, para sa mga follow-up. Okay? Bridge event. Ayan, nawala. Okay lang, patapos na tayo. Bridge event, kagaya ng mga financial literacy, para yun sa mga follow-ups natin at sa mga guests. Yung bridge event, guys, ginagawa yan indirectly presenting you sana to our prospect or our guest. NDO, yan, suggest, I encourage you to attend NDO. I'm a Mirna din kung kaya sa time. Alas 8 this Saturday. Meron tayong new distributors orientation this Saturday. Okay? I have invited one of my associates sa Tagum City, wherein they are doing you sana face-to-face doon sa Tagum City. So, mag-NDO siya. At least, alam, training na rin para sa atin kung paano gawin yung NDO this coming Saturday. Okay? So, aside from that, sana tayo. Okay. Yan. Skills training. Yan, kailangan natin ng trainings and other trainings pa. Mga leadership trainings, mga ganun. So, bakit kailangan, again, sa training na yan, yung knowledge mo, yung skills mo, at saka yung mindset mo. Okay? Nakakuha tayo ng tamang mindset, nadidevelop yung skills natin, mas lalong nai-inlove tayo sa iyo sana at sa ginagawa natin kasi nadadagdagan yung ating know-how or yung ating knowledge. Okay.
So, dito sa assignment, sa tingin nyo, just type your answer, no? Based on your capacity right now, ilang tao ba dapat yung ina-approach nyo? Pag sinabing ina-approach, either magsisisi siya ng yes or no. Either magpapapresensya o hindi. Basta in-approach mo during the day. Okay? Ilang tao dapat yung i-approach mo? That's, hindi to uniform ha, depende sa inyo. Your commitment to yourself, assignment na to. Okay? Mga ilan? Ilan? Ilang tao per day? 1, 2, 3? Okay. Ano yung 10, Jeff? Connect ba yan? Or invite? Ano, sir? Invite. Yung mapapayes. Invite. Ayan. So, let's say nag-invite ka ng 10, merong isang yes for presentation, okay na yun. Ayan. Okay? So, retail. Ilang products per week dapat ang mabenta mo? That this is your assignment, your goal. Sa akin, sir, at least siguro one pair ng yung one pair a week. Opo. Kasi mataas din yung points niya. So, tsaka yun din yung usually iniinom ng mga tao yung supplement. So, yun yung at least kahit pa paano ngayon, sir, one pair of Salsensya a week. Okay. How about sa training? Minimum. Ilang trainings in a week dapat ang makinan natin? Siguro sa inyo, ah. Yung as much as possible kung meron, sir, ina-attendan ko naman po. Pero minsan, yun na, gawa din ng pagod sa biyahe, nakakatulog. Pero kung meron, sir, attend lang ng attend. Kasi minsan iba-iba yung topic eh. Tapos yun na, sabi ko sa inyo, sir, yun nga, nagiging madrama ako. So, ang nakakatawa po nun, kapag nakaka-attend ako ng training, yun nga, mabilis na babago yung perspective ko. Then yung drama na naiisip ko, bigla siyang nawawala. Yung anxiety ko, napapalitan siya ng will tsaka ng excitement ulit. Kung yun, dun ko naaalala kung bakit ako dapat mag-isa na kung ano yung nagmo-motivate sa akin. Yun po. Okay. Sige. So, yan yung assignment natin. Ayan, at least kayo na mismo yung nagsabi kung ilang product, ilang tao yung i-invite per day. So, ito, as we end our training, no? If assign for me over the difficulties. Every now and then, magtatanong talaga ako kung kumusta ang benta, kumusta ang pag-i-invite, may kakausapin, ganon. Okay lang ba? Opo. Okay lang po. Guys? Ayan, sige. Kasi, kailangan kong gawin yon para at least ma-motivate tayo or ma-encourage tayo. Diba? Hala, si Sir Gani. Ayan, magtatanong naman yan. Para at least, ma-push tayo na gawin. Okay? Ayan. So, I think we're done. Meron ba kayong mga katanungan before we end our training for tonight? Tanong ba? Loud and clear naman yun, sir, eh. Okay. Sige. So, Ma'am Mirian, kung nandyan ka, Ma'am Mirian, yes, sir. Mag-smile tayo, kay mag-picture tayo. Ay, mag-i-smile, just ko, Lord.